Finally, class, we are already done with the entire chapter 3. We had so far discussed 4 topics under it, and today we are already moving on, proceeding to the chapter 4 entitled Social, Political, Economic, and Cultural Issues in Philippine History. So there are 3 mandated topics under this chapter, particular chapter. First, we have agrarian reform policies, which I am going to discuss for this video, for this session. And the second under chapter 4, I'll just tell you for you to have your advanced reading if you have time. So the Philippine Constitution, under the Philippine Constitution, we will be studying the 4 types that we already had. We had 1899 or the Malolos. We also had the 1935 Constitution, the 1973 Constitution, and our latest Constitution, the 1987. And the third topic under Chapter 4 is taxation. It's also the last topic under social, political, economic, and cultural issues in Philippine history. So it's not actually new that we are experiencing issues in today as regards our social, political, economic, and cultural aspects. We have already experienced this in the past, and as I have told you, the past is not really gone. It affects our present. Let's go back to that certain period of time wherein these issues were addressed, or were they really addressed? Because if they were addressed, then we should have been experiencing something that is different or better in today. Okay, so let's find out. First, the topic under chapter 3 is our agrarian reform in the Philippines. Let's first define what a reform is. When we talk about a reform, this means that something has to be changed or something has to be improved. Because a reform is intended to amend or improve by way of change. It's a form of removal of faults or abuses. So there are abuses, there are faults, there are mistakes that need to be eradicated, so that we, and that is why we resort to a solution such as this reform. Okay, agrarian has something to do with agriculture, obviously, and farmers. I have here 2 pictures that would show you that. This is obviously agriculture, and agriculture has something to do with our farmers. I have 2 concepts to dig deeper with our discussion. First, we have land reform, and second, we have agrarian reform. What is their main difference? Let's discuss land reform first. In the Philippines, it is a process of redistributing land from the landlords to tenant farmers, in order that they will be given a chance to own a piece of land to improve their plight. Okay, so here in this land reform, its provisions tell us or instruct or encourage a certain landlord. Who are these landlords? These are the people who own a property or who own the land particularly. They are encouraged or instructed to redistribute their lands or a bit of their property, so that our farmers, or those who are only renting or leasing a particular land, will have a chance to own even a little portion of that property or a piece of that land. And what is the main purpose of this land reform? To improve the plight or the situations of our farmers, because they are the ones who do the difficult job, so that we Filipinos can have something to eat, can have something to buy in the market. Pero sila din yung halos hindi nabibigyan ng pansin at importansya. At sa pamamagitan ng mga reforms na ito, na-address yung kanilang concern. Kaso nga lang, the problem lies in the implementation. So, sa kung paano ipatupad ang mga land reform na ito, agrarian reform na ito, doon nagkakaroon ng problema. Kasi,
itong mga landlords na ini-instruct ko or ini-encourage ng land reform na ito na magbahagi ng kahit na kaunting portion ng kanilang lupain sa mga magsasaka ay hindi naman tumutupad. Okay, so second, we have agrarian reform. It is defined as the rectification of the whole system of agriculture. So, if in land reform, ang concern lang dito yung sa lupain, sa agrarian reform, yung whole system ng agriculture naman. Agrarian reform is concerned with the relation between production and distribution of land among farmers, and it is also the processing of raw materials that are produced by farming the land from the respective industries. Itatandaan ninyo na sa agrarian reform, ang concern niya yung kabuuan ng agrikultura. So it's concerned not only with the distribution of land among farmers, pero it's also concerned with the processing of raw materials that are produced by farming or from farming. Okay, so we have already discussed yung political caricature natin last time, yung American during the American era. Ito nagsimula yung cartooning political caricature wherein the Filipinos expressed their dismay over the situations of the Philippines during the American era. O, isang example ito ng cartooning or caricature. At ano sa tingin niyo yung ibig sabihin nito? May labels tayo. Tignan nyo yung nasa baba. Farmer na halos butot balat. May dalang kaso. Tapos, agrarian reform yung nasa itaas. And then, private land owners. Ibig sabihin, halos ayaw nilang ipamahagi yung kanilang lupain. Gumagawa sila ng paraan para hindi ito ma-access ng ating mga magsasaka, mga farmers. Kung titingnan ninyo, halos kakarampot lang yung ibinabahagi nila, hindi sapat at katumbas ng kawalan. Kahit na little portion, hindi nila maipamahagi. Makikita nyo, paso. So, ang lupa ba sa paso ay matatawag mo ng lupain? Pagtataniman ng ano, diba? So, yan yung isa sa mga realidad ng buhay noong unang panahon, which is actually until now. At aware tayo doon na marami pa rin magsasaka ang naghihirap, halos hingiin na yung mga pananim nila, hindi nila halos mapakinabangan, at yung kinukuha sa kanila ng mga may-ari ng lupa ay sobra-sobra. I have an uncle who is a farmer. Buti naman medyo okay yung may-ari ng lupa na sinasakahan niya. Ang tanging hinihingi lang sa kanya, like in a year, kailangan niyang magbigay ng 1 hanggang 3 sakong bigas doon sa may-ari ng lupa, and that's it. Pero siya din naman yung gumagastos ng pataba at yung pananim mismo, siya naman yung gumagastos. Pero ayun, dahil nga hindi sa kanya yung lupa na tinagtatamnan niya, kailangan niyang magbigay doon sa may-ari. At maswerte siya na mabait yung may-ari dahil ang hinihingi lang sa kanya ay 1 hanggang 3 sakong bigas sa isang taon. Eh yung mga ibang nagmamay-ari ng lupa class, kapag may nagtatanim sa kanila, pinapabayaran nila or like pinaparentahan yung ganung konsepto, pinapabayaran yung lupa na tinatamnan sa kung ilang buwan siya gagamitin. Yun. So, sa isang taon, may particular na amount silang sinisingil doon sa mga magsasaka, o kung hindi man in the monetary form ang hinihingi nila ay halos kalahati nung itinanim, o di luging-lugi naman na. So hindi naman dapat hati ang 50% ang hatian, kasi dapat isinasang-alang-alang din yung mga gastos ng farmers, yung mga binili niya, yung mga binti, mga pataba, mga fertilizers, yung patubig, etc. Okay. So you have to be aware, class ha, at your age na may mga ganitong pangyayari sa inyong society. Dapat may pakialam kayo, kasi kahit na hindi nyo tatay yung farmer, dapat nakikita nyo pa rin yung hinaing ng mga kapwa nating Pilipino. Okay. So history of agrarian reform, class. It is a 100-year history of unfinished reforms after the colonizers invaded the country. Before the Hispanic period, there were no owner cultivators,
only communal lands. Hispanic period, ito yung panahon kung kailan sinakop ang Pilipinas. At bago pa dumating ang ating mga mananako, halos masaya ang mga Pilipino noon, especially our farmers, na hindi nila kailangang magbayad ng renta or makuhanan ng mga pananim o magtrabaho sa isang gobyerno na walang pakialam sa kanila at hindi sila binibigyan ng benepisyo. Masaya noon hanggang sa tayo ay sinakop. So, 100 taon, one century na, itong unfinished reforms na ito na halos every term of a president, new president, every after 6 years, tinatalakay itong agrarian and land reforms na ito. Kahit gano'ng kaganda yung provisions, hindi na ipapatupad sa implementation. Sana magkaroon tayo ng presidente, hopefully ngayon, sa bago natin presidente, pagtuunan niya ng pansin ito. At hopefully, ibigay na niya talaga kung anong nararapat sa ating mga magsasaka. Okay, during the Spaniard, they implemented number one, encomienda. This is the royal land grants. Ang premyo kasi ng mga conquerors na tinatawag natin noong unang panahon ay mga lupain. So, royal land grants. Yung lupain plus halos premyo nung conqueror. O yung successfully na nanakop sa bansa natin. Okay, pangalawa, mora decree or 1 year for title. Pangatlo, unrecognized of local customs. Fourth, establishments of pueblos. 5, mortgage or pagsasangla. And number 6, inquilinos or friar tax. I don't know if I had already discussed this with you or yung doon sa aking ibang sets of students, yung sa Life and Works of Rizal, natouch na namin doon yung Rise of Inquilinos, kung saan, eto nga, it involves friar's tax o yung paniningil ng tax sa mga Pilipino. Okay, during the Americans naman, eto yung mga na-implement patungkol sa agrarian natin. Torrent System of Land Registration, Certificate and Proper Proceedings. Pangalawa, Land Registration of 1902, private owners yan. Pangatlo, Public Land 1903, not 16 hectares exceeding. Fourth, Kadaskal, ano to? Yung pang-apat natin ay Kadastral Act, Survey of Land. Okay, I'm sorry about number 5. Ba anong makita, balikan natin yan. Okay. Tapos after yung mga mananakop natin, here comes yung naging presidente na Pilipino, si Manuel L. Quezon. So, this is within the 1935 Constitution na. At ito yung mga plano na inilatag ni Manuel L. Quezon patungkol sa agrarian and land reform natin. Una, Rice Share Tenancy Act of 1993, wherein 50-50% tenant-landlord relationship. O, ito yung sinasabi ko sa inyo na unti-unti na sigurong gumaganda yung nabibigyan na ng pansin yung mga hinaing ng mga magsasaka, pero kung iisipin ninyo, hindi pa rin makatarungan yung 50-50 na ito kasi yung magsasaka ang naghirap. Yung magsasaka ang gumastos, pero kalahati lang yung mapapakinabangan niya doon sa pinaghirapan niya, habang yung may-ari ng lupa, makukuha niya yung 50% ng walang ginagawa. Ang dahilan ay dahil nga sa kanya yung lupa, kaya niya makukuha yung 50% na yan. Pangalawa, regulation of 10% interest. Third, no dismissal of landlords. And number 4, contracts for 1 year only. Okay, dumako tayo sa mga policies naman ni Manuel A. Rojas on land reform. Una, Tenant Act, 70-30% to landlord tenants and regulated shared tenancy. Parang mas malaki pa yung ibinigay niyang porsyento sa mga may-ari ng lupa, landlords, kaysa doon sa mga naghihirap na magsasaka.
Okay, Ramon Magsaysay naman, Agriculture Tenancy Act 1954, Tenure of Tenants, Landowners. Pangalawa, Land Reform Act of 1995, Distribution of Rice and Corn Lands, over 200 hectares for farmers, and 604, ano ito? Let me see, 4, hindi mabasa. Okay, anyway, balikan na lang ulit natin yan. Pero maganda ito yung pagbabahagi nung 200 hectares na para sa rice and corn lands para sa mga magsusaka. Okay, si Carlos P. Garcia naman, Agricultural Land Reform Code, distribution of private lands to farmers on easy term of payment, retention limit of 75%, and exception rule of big companies, transfer of landlordism. Kung mapapansin ninyo, sa pagdaan ng bawat presidente, may mga panibago silang provisions patungkol sa agrarian at land reform natin. Ibig sabihin na hindi talaga na-address yung problema, hindi na ibibigay sa magsasaka yung kanilang tamang karapatan. Kasi kung hindi, o di sana hindi na nababago, na re-revise yung isang land or agrarian reform kung intact sana at makatarungan yung mga nandoon at pabor sa mga magsasaka natin. Okay, ito na, comes Ferdinand Marcos. Ang mga kay Ferdinand Marcos naman ay RA 6390, Agrarian Reform Special Fund Act, Finance the Agrarian Reform Program. So, itong fund act na ito, pinupondohan na natin yung nagbigay na nagalaan ng pondo para sa mga agrarian programa ng agrarian reform. So, may pondo na dyan. It's a good Republic Act or batas, pero sa tingin nyo ba ay nasunod ito? Naibigay nga ba yung pondo? Okay, pangalawa, Tenant Emancipation Act or Operational Land Transfer, and then PD number 27 or 7 hectares upset. Okay, ito yung logo ng ating Department of Agrarian Reform. Ito yung pangunahin na agency of agrarian reform that undertakes improvement and development of program beneficiaries. So, yung dito sa logo, kung mapapansin ninyo, nandyan yung letra, initials ng agency or departamento na nangangalaga ng agrarian reform, DAR, tapos sa baba niya. At kung mapapansin nyo yung dalawang kulay, yellow at green, kasi ang simbolo niyan class yung sa may yellow. I think it's here. Ayan. The DAR logo shows the department's acronym representing the institution and its role as the lead agency in the implementation of the Comprehensive Agrarian Reform Program. Green stands for fertility and productivity. Ayan. While yellow represents hope and a golden harvest of agrarian reform beneficiaries who are the recipients of the services provided the department by via CARP. Both colors imply that economic growth and sound rural development can be achieved through agrarian reform. Sana nga. Maganda naman talaga sana yung magiging resulta at epekto ng mga reforms na ito kung nai-implement siya ng tama. At least meron tayong departamento na nagbibigay ng pansin dito sa agricultural, agrarian, and land reform natin. Sana lang ma bigyan sila ng tamang budget. Okay, under CORE naman, we have Republic Act No. 6657, also known as Comprehensive Agrarian Reform Law, signed by President Corazon C. Aquino. Its primary goal is to ensure and promote the welfare of landless farmers and farm workers, as well as social justice and equity among rural areas. Yan. Yung RA 6657 na ito, ang pinaka-mithiin niya or pinaka-purpose niya, goal niya ay para siguraduhin na maganda pa rin yung, o may sang-alang-alang pa rin
yung kalagayan ng mga farmers natin. Dapat may social justice at may pagkakapantay-pantay pa rin equity, lalo na sa mga landless, yung mga walang lupa na kikitanim lang, dapat maibigay pa rin sa kanila yung karapatan nila kahit na hindi nila pagmamay-ari yung lupa since sila yung naghihirap at nagtatanim. Okay, under Fidel Ramos, we have distribution of 2.66 million hectares, speeded up the implementation of CARP, and RA 8532 extends the another 10 years of CARP. Itong 2.66 million hectares na ito, naibahagi nga ba? Sana, pero may mga nababasa tayo na magsasabi na hindi naman talaga totoong na ipabahagi yung mga lupa, hindi nakapangalan doon sa mga farmers natin, kaya anytime pwedeng bawiin nung private land owner o ng gobyerno. Kay Joseph Hercito Estrada naman, magkabalikat para sa kaunlarang agraryo, aim to introduce foreign investors to the agricultural sector and help farmers learn advanced technology. Yan, sa pamagitan nito, na imbitahan natin yung mga foreign investors natin na mag-invest dito sa Pilipinas at para mapagtibay din yung mga technological advancement na ginagamit natin sa ating agricultural sector, sa ating pananim, lalo na yung sa mga magsasaka natin, na kung dati ang tanging ginagamit lang natin ay yung kalabaw, marami na ngayong technology na pwedeng magpalambot ng lupa. Especially, may ginagamit din tayong machine kapag tayo ay nagpapatubig. Hindi na lang tayo umaasa sa buhos ng ulan or kung ano man ang mga pamamaraan dati. Ngayon, ginagamitan na natin ng technology ng machines. Okay, kay Gloria Makapagal-Arroyo naman, implementation of land to the farmers, 17% only given. Comprehensive agrarian reform extension and reforms, Public Act 97, extended to 5 years. So, yung CARP natin, yung comprehensive agrarian reform, dalawang beses nang na-extend. Na-extend nila para lang mapangalagaan yung karapatan ng mga magsasaka. Ano ba pero yung problema ng agrarian reform? Una, political interest and greed, na hindi talaga siya na-implement ng tama dahil sa mga ito. Failure of land transfer, ayan, hindi naman talaga totoong na ipapamahagi yung lupa. Kaya kahit na anong ganda ng mga provisions ng land reforms na ito, yung mga batas na nag-create ng iba't ibang presidente, one term after the other, wala pa rin naman nangyayari. Circumvention of law, na binabaliktad nila ang batas o pinapaikot-ikot lang nila. Okay. Lack of political will, kasi wala namang naging seryoso talaga na para pagtuunan ng pansin itong land and agrarian reform natin. Lack of justice and equality, syempre ang napapaboran lang yung mga mayayaman at walang bahala yung hinaing ng mga maliliit na tao katulad ng mga magsasaka. Lack of sufficient funds, wala raw sapat na pondo, pero I doubt, kasi dapat isa ang DAR, ang ating yung departamento, yung agency, government agency na nangangalaga sa karapatan ng magsasaka at ng mangalaga ng ating agrikultura, ay isa dapat sa mabigyan ng malaking pondo, malaking budget. So it's not a reason na may kakulangan sa pondo kaya hindi natutupad yung mga magagandang plano para sa magsasaka. Okay, implementation of law, yan, there lies the problem sa implementation, sa pagpapatupad, kasi hindi naman nasusunod. Maganda yung batas, pero hindi nasusunod. Dahil pinapaikot, ikot lamang.
And then lastly, we have technology and materials. So how does it become a problem of agrarian reform? That is actually your task or your activity. That is the question. How can technology and materials be a problem of agrarian reform? So ano yung patungkol sa teknolohiya? Kung bakit ito problema kapag pinag-uusapan ang agrarian reform? Yung kawalan ba ng teknolohiya o ano ba? Kapag may teknolohiya ba, sagabal ba siya sa pagbigay ng trabaho sa mga magsasaka? Kasi ginagawa na niya yung dapat gawin ng isang magsasaka. Ano? You have to research about it, read materials regarding this one. So how does or how do technology and materials become a problem of agrarian reform? Okay, last picture, tuloy ang laban para sa reforma ang agraryo. Matagal nang nasimula ng laban na ito at hanggang ngayon, laban pa rin siya na kinakaharap ng mga magsasaka kasi kahit naman sinong dumating na presidente kahit kailan in the past, hindi talaga totoong nabigyan sila ng pansin. Yung lupain na ipinamahagi sa kanila, it turns out na hindi naman pala nakapangalan sa kanila at kayang-kayang bawiin. May mga nabawi na rin. Okay. That's the end of the presentation. I repeat the task that you're going to do, research or read on how technology and materials can be considered a problem in agrarian reform.